Ilang years ka na dito? 3. And I love it here. Oh wow, parang hindi ka nababalik ng Pilipinas, ha? Bilib na bilib ka eh. Gusto mo, hindi mo na ako lilipad bukas. Dito lang ako. Para lang may kausap ka. There's this weird phenomenon scientists call quantum entanglement. He called it spooky action at a distance. So cute. Hindi ko to kaya. My gosh! Hello! Oh my gosh! My gosh! Guys, it's Alden and Julia, and what can I say? Ako ang unang nakapanood ng pelikula nila. My gosh! Kilig, iyak, nagawa ko lahat, sumisigaw pa ako sa loob ng kwarto! My gosh, it's such a pleasure to be here! Punta ka dito, drunk, having just... Having just what? I only had a few drinks. Hindi ako lasing. Just what? Kilala kita. Then say it! Having just... Fuck that woman! Alden, Julia, napanood ko. I saw the movie and I was overwhelmed. Unang-una, when this was offered to both of you, how did you feel? Overwhelmed din po ako. Oh, yes po, actually. Ako, yun yung feeling ko. And exactly kung saan po kayo nanood, dun din po sa akin in-offer yung film. So first, parang first film ko po na fastest yes. And ang dami ring feelings na pumasok kasi may fear ako kung kaya ko ba. And then syempre hindi ko pa nakaka-work si Alden. So ang daming tumatakbo sa isip ko. But the story, parang feeling ko gusto ko tong gawin. Hindi ko kakayanin kapag na-let go ko yung role. Pero 8 taon na bago ka gumawa ng pelikula. And ang daming intimate moments ng pelikula ito. I just shocked myself. Sa totoo lang, hindi ka kinabahan doon? Kinabahan po, pero kasi siguro ito rin yung most comfortable film ko po na nagawa because of Alden and Direk Irene. Kasi parang sila po yung nagpa-feel sa akin na how to trust also sa sarili ko. So yun yung takeaway ko sa film po na parang ang sarap pala mag-work kapag ikaw rin mismo happy ka and excited ka sa project. Pero Alden, what made you say yes to the movie? First, of course, I've known Direk Irene po. We've worked in so many projects, even way before po nung assistant director pa lang po si Direk. I agreed on the presentation and then immediately when I asked Direk po na parang, Direk, mas okay po siguro if we see the script already. Kasi nung pre-present po siya sa akin are just sequence treatments. So hindi ko pa po nakikita yung totality of the picture. But with the storytelling, parang may nangingiliti sa gut. I think, and of course, I haven't worked with Julia. But then, you're not friends in real life. No you po. You haven't worked together. No po. How were you able to act that way? We're very lucky po na nung first po, meron muna kami initial script reading. And then from there po, parang small talks lang. Kung paano working ano mo, style mo, ito yung expectations ko, or ano yung ine-expect mo sa co-actor mo. Ganun lang, simpleng kwentuhan lang po. And then, parang may nag-click na po doon na, okay. Totong tao din kasi to si Alden. So parang, alam mo yung feeling po na hindi ka papasok sa trabaho, na magtatrabaho ka lang. And ganun siya ka-comfortable. Kaya yun po, parang dumating na lang. Pero you have magic on screen, ha? You can't fake that. Did you think you'd have on-screen magic? There's chemistry. I think the yun po yung parang magandang process na dinaanan namin ni Jules. Everything was organic. Kasi ito po, like what you see in us now and what the people see whenever we're off-cam or on-cam, it's natural po, hindi po namin plinano yun. Ikaw si Lance, ikaw si Justin. Are you anything like Lance in real life? I became the character after I portrayed him. So, ano? Parang parts of him. Number one, yung taking risk. Wala ka talaga naramdaman? Nagtitake siya ng risk, yes. Pero wala siyang plano. So, coming from ako din and si Jules na mahilig magplano, na ganun pala yun. You can risk all you want as long as you have a plan. And I think that's the best attribute
na nakuha ko kay Lance. And that sense of maturity, nabit-bit ko po yun after portraying him. What about Justin? Are you Justin in any way? To be honest po, at first yes. Kasi planner po talaga ako. Tapos parang feeling ko na fo-frustrate ako kapag yung plano ko hindi nangyayari. Yes. But ang takeaway ko naman kay Justin, ang na-install niya sa akin after doing this film po, yun nga, yung to trust, yung kailangan ikaw as a person, may confidence ka sa kakayanan mo. Eh si Justin, career-oriented before eh. Malakas. So parang ang lakas ng personality niya na, I want this, I can do this. Mm. Yun yung nakuha ko sa kanya naman ngayon. Baliktad. Pero Justin is also seductive. Na, sa part po na yun, baka yun po yung naiwan ko po. Grabe. Ang seductive ni Justin. Yes, grabe. Anong yun? May, yun lang po yung nasabi. Dahil lang po yun sa mga nails, sa hair. Sa mga tingin, kagatlabi. Sa lahat-lahat. Did you find Julia seductive there? Yes, of course po. I mean, I know Jules has a lot of apprehensions po when it comes to those kinds of scenes and the act of it. And the thought of it, even. I'm very grateful to her because she just trusted us without question. Mm-mm. I think that's how it really worked po eh. So, nag-bull session kayo bago sinimulan? Yes po. Paano ang bull session sa mga artista? Actually, ito yung first experience ko po. Kasi lagi naman yung tinatry po eh kapag magsisimula ang isang show or isang movie or kapag may gusto kang makatrabaho na hindi mo pa nakakatrabaho. But this is the realest and rawest na natry ko. Kasi talagang genuine. Yes. Genuine yung latagan. Ito ako. Ito yung mga hindi ko gusto. Ito, ganito ako magtrabaho. Ito ako as a person. And wala pong camera. Oo, so talagang klaro no filter po sa amin. No filter po. No filter. No filter. Pero you gave it your all, Julia. I wasn't expecting. Very much. Very much. Thank you po ko na lang. Thank you po. Much. Wala ko nasabi. What made you do it? I don't know. May magic po talaga yung pagsusulat ni Direk Irene. Parang na-feel ko na this time, kung lahat ng mga nagagawa ko before, ang dami kong apprehension, kailangan this time, tumalun ako. And sabi ko nga, may motto po kami tatlo, sa yes. Kaming tatlo sa movie na to na you jump, I jump. Eh sila game eh. So parang napafeel nila sa akin na kung sila pinagkakatiwalaan nila ako, ba't hindi ko pagkatiwalaan naman yung sarili ko na kaya ko din siyang gawin. You love? Hindi ko nakikita yun sa'yo ngayon. Last, nasa na yun? Dati sa mga nagagawa ko, laging umiiyak ako bago mag-take. Tapos after, naiiyak ako kasi parang, shoot, nagawa ko na siya. Nanginginig talaga ako. Ang dami ko pong process. But this time, yung parang, na-feel ko lang siya as Justin. Na parang, ang sarap palang gumawa ng project na happy ka din talaga sa outcome. Anong reaction yung dalawa nung nakita niyo yung pelikula the first time na natapos? We were very emotional po. I think more of seeing the whole film, it's really seeing the whole journey. On and off cam. Buong-buo po yung pagkatao namin after. We learned something from each other, all of us. Mm-hmm. That's my parang most vulnerable eh. Yeah, moment. Pero it's a happy cry. Iba eh. Parang nag-sink in po sa amin. Hindi, di ba normally pag may project po kami natatapos, ang nagsisink in sa'yo, oh grabe, ang hirap. Natapos din sa wakas. Mm. But this time yung parang, wow, thank you Lord, natapos. Isang project na napakaganda and proud po kami. And hindi lang kasi siya project na natapos, meron siya talaga nabigay sa amin as a person. Yes. Hindi lang siya yung role na dumaan trabaho. Lang. Meron talaga siya na-instill sa buhay namin na ikikip namin, hindi lang after nitong showing ng film. Yes, so, ang din sa'yo, this is your first movie that you produced. Yes po. Alongside, of course po, with GMA Pictures, Cornerstone Studios, and Myriad Entertainment. Bakit ka na producer? It was meant to happen to teach me something. Na yung word na producer, ang sarap lang niyang pakinggan, pero kaakibat ng sarap pakinggan at sarap sa feeling, yung hirap din po at the same time. Natakot ka ba noon nung ang Aldab lumabas na, yung partner mo, of course, nag-asawa na, and you're happy for her? Very much. Main and I had closure. We ended up in a good note. Yung open-ended po is we didn't have any closure po with the fans. And I think that's very unfair. Na yun nga, parang nagugulat na lang po sila sa turnout of events knowing na they gave us all their lives to support Aldab during that time. The way I see it is sometimes, di ba may saying nga tayo, all good things come to an end. But that end word doesn't necessarily mean it's a sad end. It's an end wherein we were able to grow as individuals. Si Julia naman,
yung kasama mo sa buhay, napakasikat din. Kinailangan mo bang magpaalam para gawin ang pelikulang ito? Actually, yun po yung funny side nito kasi hindi po ako nagpaalam per se na parang kung ano yung detalye ng film. But sinabi ko lang yung synopsis and from there siya rin po nag-reaction na ang ganda ng film. Kaya alam ko deep inside nung tinanggap ko po yung film, kahit hindi ko pa nababasa yung script, tama yung desisyon ko. Kasi normally po talaga pag tumatanggap po kami, babasahin ko pa yung script, pakikiramdaman ko pa kung ano yung purpose ng role ko. Nung umuwi ako, pag uwi ko na lang sabi ko, umuwi ako. Shoot, paano? O kaya ko ba yun? Kasi hindi ko po genre. Yung sinabi ko yun sa kanya at first, sabi ko, tulungan mo ako kasi hindi ko to forte. Kumbaga iba ang roles na ginagampanan ko. So parang kailangan ko talaga ng support and hindi lang siya basta-basta para sa akin yung pag-oo na to. Siguro nasa punto po ako ng buhay ko ngayon na gusto ko naman din gawin na yung mga gusto kong gawin for myself. And may mga times po kasi talaga kinakain ako ng self-doubt eh. At ilang years na po yun. Parang this time siguro, this is the braver me. Sa galing mong yun, kinain ka ng self-doubt. Salamat po. Ganun po talaga. As in, ito lang po yung masasabi ko sa mga friends ko pag nag-i-invite ako for this film. First time akong naging ganito ka-open na, uy, nood kayo ah, please, ganyan-ganyan. Kasi ganun ako kamahiyain and hindi ko na-own yung isang bagay. Yes. But this time, tinuruan ako nila and that's the greatest gift na natanggap ko sa film na to. Yung, alam niyo po yun, yung parang this time, ito naman, oo, sige, nagawa ko na siya. Thank you. Parang ganun. Oo. I can't reveal too much of the film, of course. But let's talk about the shooting in Singapore. Yes po. What was that like? 5 days? Five days naman. We just shot for 5 days. No rest days po. Every time na nag-out of the country shoot po, dun mo ma-appreciate yung mga co-workers mo sa Pilipinas. Yes. Kasi pag makikita mo, syempre, iba rin naman yung sipag nila. But yes, walang makakatalo sa sipag ng Pilipino. Yes. So pag may ganung shoot, ang sarap na pag umuwi ka, yung iba pa rin talaga yung Pinoy. Yes. Masasabi niyo ba na after this movie, naging magkaibigan kayo talaga? May in-introduce kasi si Direk Irene sa opening ng film and the trailers, which is quantum entanglement. The application of quantum entanglement in this film, you will know its true meaning after watching it. And that's what happened to us in real life. Kami pong tatlo. Grabe. Is quantum entangled na. Antindi no na. Naging close kayong dalawa. Far more than. Yes, and actually. Yung parang kaibigan ko na po siya kahit bago pa ako mag-artista and I've been here a decade already. That's the feeling. That's the feeling? Opo, natatawagan what ko na siya. What do you love most about Julia? You know this person po right here. What you see is what you get. Very simple. No BS. One word to describe Julia. It's ideal. Ideal in all aspects. Ideal as a friend, ideal as a partner, as, you know, everything. And this is such a rewarding experience to have known this person right here. Grabe, naniniwala ako. Depends ako. Yes. Julia, what do you love most about Alden? Yung being you. Kasi sometimes po, di ba, pag sa showbiz, nakikita natin yung on-cam. But Alden, yung goodness, yung kindness na nakikita natin on-cam, more than pa yun sa off-cam. The way siya mag-alaga, the way siya... To the point na nga ako naman nagpapakalma sa kanya na, okay lang, okay na talaga. Hindi nga po ako sanay. Kumalma ka lang, kasi okay na lahat. Ganun siya kaalaga, iniisip niya rin lahat. Wala, ang hirap i-put into words. Mahirap po, actually. Ganun mo ka na mahal ang isang tao. And I thought, sinasabi lang yun ng mga taong... Nasa TV kasi kailangan siyang sabihin. Pero eventually pala, may mamimit ka talagang taong okay ka. It's not the relation, it's the connection. Yes, that's the right thing. Sweet mo naman. Ayoko nang naging safe. Pinatangan ko dito. Alam mo yung first chapter, first part ng movie, umiyak ako. Sobra akong kilig, tas umiyak ako. Oo. Kasi parang that's the good thing about working with Direk Irene naman. Mm-hmm. She respects the process of each individual. Hindi niya po i-impose yung gusto niya mangyari. Pag happy si Direk, tapos tatanungin niya, happy ka? Happy ka? Pag happy po kami lahat, then it's good. Pero makikita rin po niya kapag gusto pa niya, I think sabi niya hindi pa, meron pa, isa pa tayo. And we respect that as well. May isa din si Direk Irene na magic po eh. Di ba we normally watch love stories, formula. Siya, the way po she writes and she directs,
yung raw and reality, papa-feel niya sa'yo. Kaya ikaw mismo as a person, ako kasi mahilig din po talaga ako sa love story. So parang feeling ko, pag ako din nanood at yung video na nakita nyo, yun talaga yung magiging reaction mo, yung parang, oh gosh. Mapapatanong ka, tama pa ba yung mag-ginawa ko rin sa love? Yeah. Kulang ba? Oh. Ah, teka lang, baka may dapat akong ayusin or alis kailangan... sorry. Naging kasi, ano na? May ganun siyang feeling. Passionate si Jules, I mean, I've known this side of her ever since we started this film. And I think it's a good thing to have a partner na may ganung outlook about love stories. Ano ang pinakamahirap na eksena? Ako yung ending po. So it wasn't even the sexy scenes. Whoa! 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 It wasn't even that. Mahirap din po yun, syempre. Pero okay. Mas ano lang po sa akin, emotional yung ending. Hindi siya yung pinlano kung paano siya dapat namin gagawin. But because siguro, at that time na kinuna namin siya, sakto, patapos na rin yung shooting nun. So, the whole journey of the both characters, naramdaman na talaga po namin. So, parang feeling namin, it's really our journey. We were doing that scene where we sat down and walang lines, but we were just crying. And I don't know. Sabi ko, bakit ko siya naiintindihan kahit wala siyang sinasabi in my head? Siguro parang iniisip ko nga, ganun siguro talaga pag mahal mo yung isa't isa. Tsaka ang lakas ng effect niya eh. Oo eh, may usap. So parang Justin and Lance, yun yung pag-uusap nila. Yes. Ano ang paborito niyong eksena? Parang hirap po nung question na yun. Kasi ang dami naming gustong scene and memorable scene on and off cam. Mm. And the whole ako journey. Meron. Ano po? Sabihin ko ba, direct? Sabihin ko. Sige po. ako, my favorite is, when you first met. When you first met. So, in every romantic movie, there's always that po. You always need that cute meet. Yes. Right? Yes. You need the cute meet. But I think the first time that you kissed, and how you kissed, parang I didn't expect it. Ah, kaya po may pagsigaw pala. Yeah, sobra akong kinilig doon. Yes. Hindi ko in-expect yung moment na yun. Yes. Pero ako po, I can tell my favorite scene, Miss Karen. Ano? That part, yung sumunod doon. Yung sumunod? Yes, but... But? I will explain. Okay, sige, explain. That was the time I fully felt Julia trusted me. Aww. That's why that's my favorite. Mahirap yun, ah. Opo, for her. I've never seen you like that. Yes po. Yun lang nasabi ko, yes in po. That scene. Yes. I'm curious first, did you talk to Coco? No po. You know, but right after, right after I was able to meet him, there was a moment where I met, tawag ko nga sa kanya, Boss Coco eh. So, Boss ko, ganyan. Doon ko nakita rin how he really is as a person. Sabi ko nung pag-uwi ko, Jules, grabe. I never thought of him being like that. I mean, like Jules, first meeting. Boss Coco, first meeting. Sometimes you have relationships like that. Hindi kailangan ng time. Hindi kailangan ng lapse of time or time together for you to establish a connection. At the end of the day, I think it's the heart that speaks. And that's what I felt with these two. Your question. Sanay ka na napapanood si Coco in intimate scenes on TV pa. Yeah. Pero kaya ba niyang panoorin ito? Ito na nga po. Yun na nga po. Hindi ko po alam. Kasi hindi ko nga po kinwento kung ano po yung ginawa ko. So, So, hindi ko po talaga alam. Abangan po, abangan! Hindi ko po talaga alam. Kasi happy lang po ako sa film na to. Nakita niya kasi yung effect sa akin. Na-feel niya you na parang... You are glowing. I thank you po. You look so happy. Thank you po. Really? Thank you. May ganun siyang effect po talaga sa akin na parang na sinabi niya rin na ang saya-saya mo sa project na to. So, hindi na rin napag-usapan na kung ano yung detalye ng film kasi alam niyang happy ako sa film. But more than that, I think you're proud of your work. Yes po. At first time, masasabi kong opo. Talaga? Opo. First time?
Opo eh, kasi talagang... Pinapagalitan ko na po siya sa ganyan. Kasi lagi po talaga akong... Yung, ako yung unang critic sa sarili ko at worst critic. Pero this time, parang feeling ko, oh hindi, nagawa ko to and then I'm proud. So did Julia Montes as a person, did you go through periods in your life before where you questioned your self-worth? Yes po, always. I can say hindi to BS, BS na yung term ko, bagets na ako. Hindi po to dahil nagpo-promote lang. Yes. After this film, nagbago po lahat. Ano, iyak na ako. Ano ba? Kasi na, okay naman kasi ako. Okay naman kasi ako. Paano nagbago? Like how? Yun nga, parang every time na may simple gagawin na akong project or guestings lang, dun ko na lang siya ilalagay. Feeling ko parang okay lang, yung natapos ko lang. Kahit pinupuri ako ng lahat, parang hindi ako naniniwala. But after this film, parang feeling ko, pag may sinasabi sa akin na, uy, okay ka dito, thank you po. Yung na-own ko na, basta may, ang hirap siya explain. Pero parang may ganun po siya na-instill sa akin. Nasabi ko nga, I think kaya ito yung fastest yes ko kasi ito yung regalo sa akin ni Lord. Then say it! Having just... Fuck that woman! Do you believe Lance and Justin were soulmates? Yes. Yes. Have you both found your soulmates? Not yet po ako. Mag-search ka na kasi. Oh! Pinaresure! Di ba, di ma-search sa Google eh. So, Julia, you have a real-life partner. Of course, we know, we all know who he is. But would you say Alden is a soulmate in some way? Yes po. Kasi... hindi talaga fake yung friendship eh. And the relationship is far more than the relationship itself. Yes. It's really the connection. And hindi mo makikita yung connection sa kung sino lang. You can have a relationship with a specific person or a specific someone, but that connection will never be the same. Or hindi mo siya maaaral. Meron yung gift na magkoconnect lang talaga kayo. Now, and meron kami nun. Yung comfort po of, you know, calling Julia without texting her, close yun ah. Yes po. That's close. Yes. Jules, ganito, ganyan, ganyan. And hindi pa man lang din niya ginagawa sa akin tsaka ni Direk, but pwede yun. You know, calling na siya, calling. Oh, calling. Lalabas na lang yung pagmumukha ko sa mga cellphone nila. But I mean, those things that you see and na, yun nga po, hindi siya mapaliwanag eh. You just see it and feel it. I think that's the magic we have. So, invite everybody. Lahat po, inibitahan po namin kayo na manood po bukas na Five Breakups and a Romance. Sabay-sabay niyo po sana maramdaman ko ano po yung magic na naramdaman namin sa film na to. Yes, at kung ano man pong napanood niyo sa video na to, for you guys to feel and see and make that, yun pala yun moment. Yes. Bukas na po, Five Breakups and a Romance. We are rated PG. And only in cinemas nationwide, written and directed by the very talented and powerful lady, Direk Irene Emma Villamor. Yes. Irene, this is your 8th film, but congratulations to you. I watched it. You also wrote it. Yes, po. Okay, how would you describe both of them first? Masaya sila katrabaho. Thankful ako sa trust nila. At masarap silang kainuman. Yun. So hindi naman kami puro work. Tapos mas nag-bond yata kami sa off-cam. Oh. But you worked with a lot of stars. Opo. What makes Alden and Julia unique or special together? Siguro kasi yung intimate na relasyon. Yung pumasok kasi kami sa buhay ng mga bawat isa, ng personal. Oo, parang ganon. Yun. So medyo yun yung medyo malalim yung friendship. Oo. Sa lahat ng pelikulang ginawa mo, anong kakaiba dito? Ito kasi yung first na parang tungkol talaga siya sa relasyon ng dalawang tao. My other films kasi are all parang strangers meeting up. Mahilig ako sa serendipitous event. Ganun. Pa, frustrated ka ba sa love? Siguro to. Siguro po. Ang ganun ang mga pelikula mo. Puro strangers, ganyan. Tapos ano. Pero ito po talaga, dalawang taong na with a complicated relationship. Yun sa struggles. At hindi naman to story of your life. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman. And all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive.
Congratulations. Thank you, Ms. Karen. Thank you.